Don Duterte, pinapagawa ako para mag-representation ng LGBT. Sabi ko, hindi ko kailangan. Bakit niyo po nasabi yun? Hindi niyo na kailangan? What for? Para ano? Ilang-ilang presidente na natulong ko, pang-anim na si Presidente Duterte. Bakit kailangan ko pang mag-LGBT? Like, ako nung this year, lahat ng LGBT, nilikom ko sila lahat. Sabi ko, sigilan na yung kabaklahan. Huwag na kayo mag-bestida ng talya kasi lalo tayong pagtatamanan ng kapwa. Okay? Dapat patulong tayo sa kapwa para mahalin tayo ng tao. Ang dahil ko sinasabi, ang bakla, walang makakaintindi kundi kapwa kung lalaman. Okay? Kahit sarili nilang nanay, kahit sarili nilang tatay, sabihin ng, ah, mahal ka namin, nakaintindi ka na, chef. Mahuli ka ng tatay mo kumukoka ka. Pakit ka pa ng tatay mo dahil. Pero bakla, mahuli ka ng bakla kumukoka ka. Bakla! Share a toy. Laki ng number. Nagkakaintindihan. Walang makakaintindi sa bakla kundi kapwa ko. Ano pa yung take? Ang affair ng bakla. Ano masasabi? Ang affair ng mga bakla dapat sa atin lang yan. Huwag natin pangalangdakan sa tao. Ba't kailangan ko sabihin sa maglang people na, oh, intindihin mo nga ako, bakla ako. Teka muna. So you're not for the LGBTQ so, na rights, eh, mami? So, mga, so you feel, mother. Ano pong yung take nyo doon, mother? Being iconic gay celebrity. You are an iconic. Kung ikaw ay may nota, sa lalaki ka. Pag nakipay ka, sa babae ka. Nire-respeto kita bilang tao, nire-respeto ka bilang bagay, pero lumugat tayo sa tamang lugar. Lumugat. O ikaw, babaeng-babae, hindi ka na mabubukin. O, parang mo, lumusot ka, di ba? Makakalusot ka, hindi ka makalusot. Ano ang problema mo? Katagalan ni Jake Cyrus, alam niya, siya na babae siya. Biological. Kung may kipay ka, girl ka. Kung may nota ka, hombre ka. Nagpa-opera. Kung nagpa-opera ka, kaso nga ang bakla, miski operada na, miski may kipay na, miski may boobs na, bakla pa ng utak tayo. Saka mo nakakita, may kipay na, iba mo ang boobs ko, may babae bang ganon? May babae ganyan, di ba? Sabi ko, lugar lang sa tamang lugar. Diba? Doon lang tayo, kasi meron naman tayong gay community. Bakit kailangan natin pumunta ng mga beauty, na kung ano, may gay party naman tayo. Ba't tayo pupunta ng mga bar at pagpipilita mong girl ka, eh may bar naman pa sa mga badi, di ba? Ito kasi lugar natin. Huwag mo ipagsaksakan yung sarili mo sa, hindi ka naman matatapos. Sa pakiramdam niyo ba, mother, na-exaggerate lang ka sa Congress, sa pinag-uusapan issue sa ngayon? Ano po yung damdamin niyo doon? Let it be na lang. Basta ang bakla ay bakla. Ang bakla, miski anong gawin nyo, isulat niya. Ang bakla ay bakla. Ang bakla, gidingin mo man yan. Ang labas niyan, baklang hamburger. Anong take mo naman po sa Sogi Bill, yung pagkakasal ng same sex? Ang kasal ay para lamang sa lalaki at sa babae. Eh, meron kasabihan sa Catholicism na sacrilege. Pambabastos sa reliyon. Huwag na. Okay. Ang papapakasal, bigyan natin sa babae at sa lalaki. Yan. Na kung gusto niyo ng union, hindi mag-union kayo. Makita ko namin yung relationship for 40 plus years. Pero we don't go out of our way to say, kailangan namin yung pakasal no more. May kasabihan tayo, you never, never rock the boat if it's not broken. Okay? Pag maayos siya, ko lang, di ba? Ba't kailangan ipagsaksakan eh, kung di naman manggulo. Pinagugulo mo lang ang mundo. Basta happy. So kayo, mother ni Daddy Chris, never niyo na pag-usapan ang tubo sa saan? We have children, we have grown up children, and they are good children, but we never talk about marriage. Never. Sabi nga, you never rock the boat and it's not broken. And speaking of children, mother, paano po nila tinitake yung relationship niyo? We have never talked to our children about our relationship. We have never talked to our children regarding who they are, what they are. What we give them is love. Ang mga bata, adapted mo yan, tunay mong anak yan, magre-rebelde ang bata pag walang nakikitang pagmamahal sa loob ng bahay. Pag ang bahay ay punong-puno ng pagmamahal at respeto, hindi yan pupunta sa labas at magtatanong, bakit ganyan ba? Correct. Ang mga anak namin, lumaki ang mga anak namin for more than 40 years.
They have never witnessed us quarrel, not even once. Hindi sila nakakita ng away kami in front of our children. They never asked kung, of course, kung may real parents, biology. One time, when my son was in trouble in America, I told him to come home. And that was after 35 years, that was the first time that I spoke to him and I told him, baka naman magulo ang isip mo dahil na hinahanap. Not straight, ha? Ganun lang. Baka may hinahanap kang closure ng buhay mo. Mm-hmm. Sinagot ng anak ko, Ma, for me, you are my parents and daddy is my father. What can you ask? What more can you ask? Kasi nakuha niya yung pagmamahal sa loob ng bahay. Yun ang natutunan na yung pagmamahal sa loob ng bahay. Hindi na niya kailangan hanapin yung pagmamahal sa labas. Kasi nasa bahay na. Intact na yung pagmamahal. I'm never naging problem.